Tara. Sa is na. Pwede na tayong manguha ng... Daming. Hindi na tayo ibalo. Hindi pwede. Daming. Saan gotong na ako, guys? Hanap nga tayo. Kaya nga ako gumising maaga eh. Hindi ko nakakaya. Ginigino na ako. Hiligo mo dun. Hindi na lang malamig. Kanina ka pa, magagana mata mo ah. Reko. Kasi hindi ko man kaya dito. Nangirapan na ako. Gusto ko na umuwi. Eh, tinanong ka, di ba, una, kung go, kung pinapa-atras pa lahat. Ikaw yung unang sabi, oh, go ako. Hindi ko alam gato nga kahirap. Eh, ba't ka nag-oo? Eh, sinabi na nga na wala tayong pagkain, walang... Hindi, kailangan to for ano? Ah, para pakita ko kay... Hanap. Ano, tulungan mo ako maghanap tayo ng pagkain. May isda yata dun sa kabilang ilog eh. Hanap tayong kawayan. Ay, gutom na ako. Eh nga, maghanap na tayong pagkain. Habang maaga pa. Tawa na. Tawa na. Natulog ka ba? Hindi ako nakatulog at tigas-tigaan eh. Malambot yan! Tigas oh. Nga, tignan mo naman! Ano? Ganon! Ang sakit sa likod! Nakakasakit! Ako na, hindi ako matulog dito. Saan ka matutulog? Mabalik ako! Malayo nun! Ano? Mabalik ako! 7 hours ka maglalakad! Ako gutom na rin ako, kaya tara na! Hanap natin pagkain. Tara na. Tsaka, oh, yung bubong na ano ng hangin, oh. Ayusin mo ito mamaya. Hanap akong pagkain. Tara na. Dalhin mo yung first aid kit. Aray ko. Ay, sakit kasi. Magang-maga yung mata mo. Sabi mo, strong ka, di ba? Hindi nga kumiiyak, sobrang kalam na lang tiyan ko. Kagabi pa. Siyempre, nagugutom na ako, tapos wala tayong tubig. Ang tubig, ang daming tubig, oh. Mabigat. Tara, inom. Mineral nga yan, eh. Ayun guys, medyo dahil ginabi kami rito, hindi kami gaano nakapag-repair dahil napakadilim. Kung makikita nyo, hindi kami nakagawa ng
maayos na shelter. Mm. Pero thankful kami dahil kahit pa paano, nakakita si Tisel ng kapiraso ng tela na hindi inap yung time para makagather ng wood, para makagawa ng maayos na shelter. Pero dahil sa pagpili namin sa shelter place namin, pinili ko yung kami masisilungan ng mga puno na napakaraming dahon. Kaya hindi rin kami, natulog kami na hindi kami basa. Kung mapapansin niyo yung mga bato rito, isang sign na magandang sign na tuyo siya, hindi siya madalas humugin dahil nga nasa ilalim ng puno, napakaraming dahon. So, doon kami sumilong. Ang isang thankful kami is yung fire natin. Yeah. So, naging warm yung buong magdamag namin dahil sa fire. Yung apoy na to is magdamag pa yan. Hindi siya namatay, magdamag na may baga siya. Malaki yung mga log na ginamit ko, yung mga natanong mga kahoy. So, kundi dahil dito, malamang, mas dalo tayong giginawin. Dahil sobrang lamig. So, nakasurvive kami dahil sa aming fire. Naging magdamag ay warm. Warm naman talaga yun. Warm ba? Warm. So, nakatulong pa yung mga body heat namin. So, ganun pala yung experience na matulog. Na nakalabag. Pag nilalamig ano? Pag may katabi, naman may inilig ka pa. Umiinit ka. Oo. Tapos lalo pa. Minit ng delta fire. So, thankful kami nakakuha si Tisel na meron siyang nadampot na natabunan ng mga batok lupa. Ito yung tela na to. Parang isot kanba siya. Tinali lang namin sa bagin. Tapos inipit namin sa batok para maitali siya. Para matakpan yung aming fire na manatili siyang merong apoy. Kasi kagabi, medyo umambun-ambun. Buti nga hindi nagtuloy-tuloy. Kaya thankful kami. So, today, day 2, kailangan natin talaga gumawa ng magiging bubungan. Para in case na umulan, safe kami, ligtas kami. So, thankful kami as of now, magdamag, naging safe pa rin kami. Dahil nga naging warm kami. All night. Ang dahil sa dahon na kinuha ko kagabi, nilagay namin dito para higaan namin, para hindi masyado masakit sa likod. Yes, yung dahon na to, napakaganda niya. Mm. Hindi siya basa, malutong siya, na hindi nagkaroon ng moisture sa likuran. At nagpasalamat din ako kasi hindi siya masakit sa likod. Kasi hindi siya madaling mapunit to. Oh. Mm. Malutong, yung pagka makunat. No? Kahit tingnan mo to, oo. Kahit ganito na siya. Dry siya. Kahit dry yes. Na, tingnan mo. Kaya nakatulong yung para aming higaan. So, malambot yung higaan namin. Pag-protect natin tayo dito. Mm-hmm. Kasi pag wala tayong dahon. Although kahit may fire, kasi siya yung nasa gilid ng fire, siya yung mas warm. Ako talagang dininaw doon dito sa side ko. So sobrang ginaw. Ginawa namin. Ano? So nagyakap na tayo kasi marginaw yung hindi kasi di ba mainit? Kasi dito ka sa gilid. Kaya magkayakap tayo. Warm. Nakatulog naman kami ng mga. Kaya may lakas kami. Ngayon, mas gagather pa kami ngayon ng lupa, butek. Mm. Tapos siguro kailangan ko gumawa ng tools dun sa mga kinuha naming bato kagabi, kahapon, para makagawa kami ng pagkat ng puno. So gagawin ko ng paraan. Gusto kong pasalamatan pala si Wind Hills TV. Yes. Kasi along before kami pumunta, so isa sila, si Wind Hills TV, Marge Marasigan, si Wags Channel, Kapotpot Vlog, sila yung mga naging ka-video call namin bago kami umalis. So isa sila sa mga nagpalakas ng loob sa amin na kakayanin yan at ang kailangan lang ng makasurvive is init ng katawan. Sabi ni Bricks. Kasi kaya, pag malamig yun. Thank you sa inyo guys. At gagather na kami ng mga mas kailangan pa namin. Putik. So, sa ngayon, sobrang talagang
Nakakaramdam na ako ng gutom. Pero, okay, pero napakaganda ng view dito. Sobra. Sobra. Okay lang kasi nawawala yung gutom mo. Yes, yes. Yun, nakatulong yung napakalinis na tubig, no? Sobrang lamig, guys. Bago kami matulog, talagang uminom kami, no? Although hindi mo na nga kailangan pakuluan, sobrang fresh. Kaya sobrang thankful kami sa lugar na bigay ni God. So, pananatilihin namin malinis to, hindi kami mag-iiwan ng kalat. So, isang magandang example sa mga kaan. Hindi dapat tayo mag-iwan ng malaking footprint sa kada lugar na pinupuntahan. Kaya maraming maraming salamat sa inyo, subaybayan nyo. Ganda niyan, ah. Ganda niyan. Kasing gwapo yung nagdadala. Sa ilaw, mundo'y may hibig. Isang napali, awit ng hangin. Habang kayo'y hinihintay, tayo'y mabuti, puso'y nananabig. Thank you.